Magandang umaga! Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa ang kabias ng Minoan at Mycenaean. Ang Minoan at Mycenaean ay matatagpuan sa Greece. At ang Greece naman ay isang bansa na matatagpuan sa Europe, tanyag at kilala dahil sa angking kultura. Pinakinabangang mabuti ng mga Griego ang dagat na nakapaligid sa buong peninsula. Dahil sa sitwasyong ito, itinuturing ang Greece bilang kauna-unahang kabias ng pandagat na naitatag sa mundo. Ang kabias ng nalinang sa Greece ay hindi maaaring maihalin tulad sa mga kabias ng umusbong sa Mesopotamia, China at India na umusbong malapit sa lambak ilog. Kung susuriin ang katangiang physical ng Greece, ito ay nagtataglay ng mabababang bundok na nakakalat sa kabuuan ng pulo. Lumako tayo sa kabihas ng Minoan. Sa pagitan ng 2700 hanggang 1450 BCE, umusbong ang kabihas ng Minoan sa pulo ng Crete na matatagpuan sa timog ng Greece. Ang salitang Minoan ay batay sa kanilang maalamat na haring si Minos. Si Haring Minos ang namuno sa Crete at katimugang bahagi ng Greece. Ang lungsod ng Knossos. Ang palasyo ng Knossos ang sentro ng malawak na kahariang nakabatay sa kalakalang pandagat. Nagsagawa si Sir Arthur Evans, isang English na arkeologo, ng paghukay sa Knossos sa isla ng Crete. Ang Knossos ay isang sinaunang lugar na binanggit ni Homer sa kanyang akdang Iliad and Odyssey. Natagpuan niya mga gumuhong labi ng isang malaking palasyo niyari sa makinis na bato. Maraming palapag ang palasyo at mga pasilyo nito ay tinutukuran naman ng mga haliging kahoy. Ang mga hagdanan ay malapad at yari sa pino at puting gypsum. Ang mga dingding naman ito ay napapalamutian na makukulay na presko. At ang presko ay ang mga larawang mabilis ang ipininta sa mga dingding habang basa pa ang plaster upang kumapit ng gusto sa pader ang mga pigment ng metal at mineral na oxide. Isang halimbawa dito ay ang pinta o ang presko sa likod ng trono ni Haring Minos. Mayroon din silang sistema ng paagusan ng tubig sa silong ng palasyo. Isa sa mga silid nito ay may sariling paliguan at palikuran. Ang sistema ng pagsulat naman ng kabias ng Minoan. Nang hukay ni Evans ang palasyo ng Knossos, marami siyang natagpo ang lapida na gawa sa luwad. Dalawang uri ng sistema ng pagsulat ang nakita ni Evans sa mga lapida. Tinawag niya ito bilang Linear A at Linear B. Samantalang pinatunayan naman ni Michael Bentris, isang cryptologist, at John Chadwick, isang classical na scholar, na ang Linear A ay ang sistema ng pagsulat ng mga Minoan. Ito ay hindi pa nababasa hanggang sa ngayon. Samantalang ang Linear B naman ay pinaniniwala ang sistema ng pagsulat ng mga Mycenaean na kung saan ay naiintindihan na. Ang sining ng Minoan. Ang sining ng pagpipinta ay ipinakita ng mga Minoan sa dalawang larangan. Ito nga ay ang presko at mga palayok. Ang presko ay ang mabilisan subalit bihas ang ipininta sa mga dingding. Isang laganap na paksa ng mga presko sa mga dingding ng palasyo ng Knossos ay ang bull dancing. Ito ay isang ritual na pagsunggab ng mga binata at dalaga sa sungay ng toro at paglukso o pagsirko sa likod nito. Bukod sa presko, ang paggawa ng palayok ay isa ring sining na lumaganap kasabay ng pagpapatayo ng magagarang palasyo. Karaniwang disenyo ng palayok ay mga bagay na makikita sa kapaligiran, tulad ng mga bulaklak. Subalit higit na tanyag ang disenyong pandagat, dulot na rin ang kahalagahan ng dagat sa kanilang pamumuhay. Ang karaniwang ipinipinta sa mga palayok ay dolphin, sea urchin at octopus. Ang relihiyon naman ang kabihas ng Minoan. Ang relihiyon nila ay nakasentro sa pagsamba sa isang Mother Goddess o Diyosang Ina na pinaniniwalaan na ugat ng lahat ng buhay. Dumako naman tayo sa kabihas ng Mycenaean. Ang mga Mycenaean ay nagmula sa pamilya ng Indo-European.
ang mga Indo-European ay nagmula sa lupain ng kasalukuyang Iran at Afghanistan at nandayuhan sa Europe, India at iba pang bahagi ng kanlurang Asia. Ang Mycenae ay isang lungsod na matatagpuan sa Greece, nakilala sa matataas nito mga pader at naging sentro ng isang bagong kabihasnan sa Greece. Sa loob ng pader na ito ay ang palasyo ng hari. Kinilala ang mga Mycenaean bilang mababangis na mandirigma. Ang mga lungsod ng Mycenae at Troy ay ang kilalang lungsod sa kabihas ng Mycenaean. Pinakamalaki sa mga lungsod na ito ang Mycenae na matatagpuan malapit sa kapatagan ng Argos. Si Agamemnon ang pinakatanyag na hari ng Mycenae at ang gintong maskara na nahukay ni Sleiman ay pinaniniwalang hinulma sa kanyang mukha. Si Heinrich Sleiman ay isang German ang nakatuklas ng kabihas ng Mycenae. Samantalang ang Troy ay ang lungsod na matatagpuan sa Turkey malapit sa Hellespont na yumaman at naging makapangyarihan dahil sa lokasyon nito. Ito rin ay matatagpuan sa baybayin ng Mediterranean Sea kung saan kaya nitong pigilan ang mga barko ng Mycenae na makapagkalakalan sa Aegean Sea at Black Sea at sila rin ay sumisingil ng mataas na buwis. Noong una, kinugkob ng mga Mycenaean ang Troy, ngunit sila ay nabigo dahil sa matitibay na pader nito. Di nagtagal, bumagsak din sa kamay ng Mycenaean ang Troy. Ang pagkakabihag ng Troy ay ikinuwento ni Homer sa Iliad. Samantalang si Homer ay isang bulag na makata na nabuhay noong ikawalong siglo sa Asia Minor sa lukuyang Turkey na sumulat ng Iliad. Ang Iliad ay isang epiko tungkol sa naganap na labanan at uminog sa kwento ni Achilles, isang mandirigmang Greek, at ni Hector na isang prinsiping Trojan. Ayon sa Iliad, ang mga Mycenaean ay gumawa ng isang higanteng estatuwang kahoy na kabayo na kanilang iniwan sa labas ng Troy. Isa itong handog kay Athena, ang diyosa ng karunungan at digmaan na pinahalagahan ng Troy. Inihandog din ito bilang simbolo ng tagumpay ng mga taga-Troy. Sa paniniwala na umalis na ang Mycenaean, ipinasok ng mga taga-Troy ang estatwa sa loob ng kanilang lungsod. Lingid sa kanilang kaalaman, ang laman ng estatwa ay mga sundalong Mycenaean. Binuksan ng mga ito ang tarangkahan ng lungsod at nakapasok ang marami pa nilang kasamahang sundalo. Naganap ang isang madugong labanan na kung saan natalo ang mga taga-Troy. Mayaman at maunlad ang kabihas ng Mycenaean, ito ay pinatunayan ng kanilang kultura. Katulad ng maskara, palamuti, sandata na yari sa ginto, mga libingan ng hari, ay naglalaman din ng mga ginto at magagandang palayo. Malaki at matitibay rin ang kanilang mga palasyo. Ang mga Mycenaean ay may paniniwala sa isang makapangyarihan Diyos na si Zeus na nagahari sa isang pamilya ng mga Diyos at Diyosa. Mayroong sariling sistema ng pagsulat ang mga Mycenaean na tinawag na Linear B. Noong ika-12 siglo BCE ay tuluyan nang bumagsak ang kabihas ng Mycenaean nang sakupin ito ng mga Dorian mula sa Hilaga at bumagsak ang Greece sa isang Dark Age. Ang Dorian ay malupit na tribong Griego na nanalanta sa Hilagang Gresya. Sa loob ng maikling panahon, nagapi nila at nasira ang halos lahat ng bakas ng kabihas ng Mycenaean. Ang pangyaring ito ay tinawag na Dark Age o panahon ng karimlan na nangangahulugang 200 taong kaguluhan dulot ng pananakop ng mga Dorian sa Greece. Hanggang dito muna ang ating talakayan tungkol sa kabihas ng Minoan at Mycenaean.